Niwalang successful tayo, wala tayong pambayad ng bilay. Ayan. Facebook ng anak kong nandito. Na ano ko na? Password ko. Hi! Hello? Hi, hello! Magandang gabi po! Kita ba? Hello! Hindi ko makita kung kita. Evening. Okay? Nakakaloka ang itsura. Tinitingnan ko kasi. Bakit? Ano itsura ba? Dali. Inaako na yung volume. Para-paraan. Kasuklam-suklam ba? Tingnan mo, Jepoy. Tingnan mo. Ano to? Lakaslan. Dahil lang ba yan? Hindi, yeah, pwede naman yung ayusin. Ano ba ito, Nizza? Bakit bukandok ko ang peg natin ngayon? Pareho tayo ng keyboard, Nizza. Black sa akin. Oo. O, paano ka adjust? Kasi pag nilagay ko sa harap, makikita yung camera. Ha? Alam ko na, teka. Kalma lang kayo, ha? Sige. Lumitin mo yung pagiging engineer mo. Bakla. Hindi ko alam paano. Ganun na lang ulit. Yan. Ah, basta. Basta naririnig nila tayo. Naririnig niyo ba kami? Ayoko na. Magla-log out na ako na wala ako sa camera. Okay. Teka nga, hindi ko makita. Ang arte, just me. Ayoko, nawala na ako. Eh, paano ba kasi mag... Paano ba kasi mag ano? Pag nag-live, hindi pwedeng ihiga kasi... Alam naman nilang hindi tayo kasya sa isang ka camera. Meron ka kasi tripod, bakla ka. Meron akong tripod. Meron, nakatayo pa rin meron siya. Bakit pag ipinahiga mo? Di ba yung live, hindi pwede hiniga? Hindi, higigilid yung, ano. Ay, ganun ba yon? Hindi, yung live kasi alam ko nakatayo lang eh. Siya nagagay ko, hawakan ko na lang ganyan. Oh, game. Hawakan ko lang ganito. Sige. Ah, pwede rin. Hawakan ko na lang. Bakla. Ano yung tsura mong ganyan? Sa hawak mo yung telepono mo, tsaka tumatawag, tapos ano, may iPad? Ano ba yan? Hindi. Bakit? Tinitingnan ko yung comments nila. Oh. Ayan. Diba? Ah, magbabantay na comments. Oo, oh, diba? Okay, fine. Okay, hindi pwede magtanong bakla ka. Oh, bakit basa mo? Ba't lang din ako? sa panahon ng katipira na to, dapat alam natin kung ano mapinagagawa. Ayan. So, sige. Simulan na. Sige. Nanghahamon eh. No? So, simulan na natin. So, yung topic natin for today is about paano maging irresistible sa clients. So, paano ba yung sila na yung kakatok sa atin? Hindi na tayo yung magmamakaawa for them. So, paano natin malalagay yung sarili natin sa radar ng client without being aggressive? Without being yung parang salesman na door-to-door na talagang sinasaraduhan nila ng pinto. Yung talagang i-work mo yung way up to their hearts, ganun. Yaks! Dahil bilang Valentine's. Hindi ka ano? My work that way up to the hearts. Alam mo, naman. Up to the heart and lungs. Kaibuturan. And the tree? Yes. And pancreas. Uh-huh. Ay, buong katawan na, pati ano, appendix. Including hairline. Sige. Tuhod. Including hairline, high alprins. Ay, ano ba yan? Yes, alprins yan. Hi. Si alprins, si Kimberlyn, si Chikilua. Bading na bading. Si Claire. Earliest bird. Earliest bird. Kimberlyn, si Chikilo. Huwag niyo akong ano. Hindi pala ako pwedeng ganito pag natatawa ko, maalog yung screen na. Oo. Yung ano mo, yung parang clamp ng cellphone mo, hindi mo siya pwedeng i-move. Ayaw gumilid eh. Diyan mo hinahawakan. Nasaan ba siya? Nakapako ba sa mesa mo yan? Hindi naman. Pwede naman pala eh. O, anong gagawin ko?
Paano ko siya gagawin ng... Kung paano yung position na hawak-hawak mo, dyan mo ipwesto yan. Yung may kamay. Ay? Ay? Oh. Yan. Oh, nanginginig pa. Lakas ba ka, ano? Grab driver. Oh, gusto mo yan. Hindi ka kasama, madam. Ay, bakit ganyan? Ayusin mo yan, ayusin mo yan. Nawawala ako, ayusin mo. Mag-walk out yung isa dyan. Gusto mo ba mag-walk out yung isa dyan? Di maaari yan. Ah, nais na rin yan. Nakita na yung mukha mo. Kita na ba? Kuno ay na lang close hindi, tayo. Hindi ba, ano, medyo may latency, wait lang. Pero ay close na close tayo yung mga mukha natin magkakadikit. Syempre, natutunan okay. Kayo sa internet connection kineme. Yan, okay ka na dyan? Yan na yon. Okay na yan. Okay, game. Sige, go. Talagang humihinto tayo, no? Para na makita yung mukha mo. Maaarte. Ganun talaga eh. Nawala na akong lahat. Huwag lang si Rhea Vargas. Mag-walk out ako. Charot. Go, sige. Simula natin. Anay na. Ano na? Oh, paano natin sisimulan? Ayun, saglit. O kayo ba? O, di ganito na lang. O kayo ba? Share nyo nga kung gano'n kayo kamahal ng inyong mga kliyente. Nag-uusap ako ng ten how to be irresistible. Dapat si madam. Si madam yung may question yan. Alam mo, isa talaga. Isa lang talaga. Pero ihuli natin siya. Kasi kung pagiging irresistible yung pag-uusapan ako, hindi lang kakasit kasi puta. Ay nako. Pagiging irritable lang ang usapan, si Rhea Vargas po ay napaka-harot. Siyempre. Ng mga client. Yes. I know ako, how to work my way up. From where? Naman, like, irresistible ako in a sense na, for example, yung isa ko, yung client number one ko hanggang nasa akin pa din. 4 years na, ako pa din ang takbuhan niya pag may pangangailangan siya. Tapos I remember he sent me an email. There was a time na medyo I was going through a rough patch. Tapos hindi ako masyado nakaplay sa kanya. Hindi ako masyado nakakapag-report ng maayos. So, sabi ko medyo nagkaroon ako ng rough patch. Tapos nag-email back siya. He said na, you know, I was the same thing. Tapos basta if it makes you feel good, I think you're the best. So, yung may mga ganong drama. So, meron siyang ganun pa-email. Ang isa yung hindi ko makakalimutan was, he did not address me as a freelancer nung may kausap na kaming association. He addressed niya sa colleague. So, yung pakilala niya sa akin niya sa colleague, business partner. Mm-hmm. So, yun, I think malaki yun for the first one that ganda. Wants to build that relationship with the client. Mm-hmm. Ikaw, Nizza, bago yung pinakamaganda sa ating tatlo. Oo, kasi slight lang yung ano eh. Slight lang. Minsan lang naman ako kasi naging si ano. Kasi malanding client. Eh. Oo, minsan lang ako naging irresistible nag nagkaroon ako ng malanding client. So, ang ginawa ko nung nagkaroon ako ng malanding client dahil nagtatanong siya kung may boyfriend, kung may ano. Sabi ko nung una, ako may anak na ako. Tapos sabi niya, do you know that you're an, ano, MILF? Sabi niya gano'n. So, di... di yun. Yes. Di, ang ginawa ikaw ko. Ikaw pa rin nasabihan ka na ng meal. Hindi ka pa nasasabihan ng meal. Si Nizza nasabihan ng meal. So, ang ginawa ko nun. Eh, no, ngayon. Kasi hindi na itindihan ko rin ako na yung meal. Yeah, so, ang ginawa ko nun is, ang
'di ba, syempre ang landi niya nga. Tanong siya ng ay ano siya ng ano, gusto niya ng personal usapan ganyan. So ang ginagawa ko, dinadivert ko sa business niya. Kunwari interesado ako sa kanya. Tapos hanggang kwento na siya ng kwento ng business niya. Alam ko na paano ginagawa ng mga business niya. Alam ko na ano yung Facebook group na kung nasaan siya. Alam ko na kung ano yung sino yung coach niya. So ang ginawa ko, hinanap ko si coach niya. Hinanap ko yung Facebook group. Sumali ako doon. Tapos doon ako nag-nurture ng clients. Tapos parang ninurture ko yung clients nila hanggang naging irresistible ako doon sa isang group dahil kapag yes, yes. Dahil napakilala ko yung sarili ko, ninurture ko sila, every time na may magpo-post ng looking for a writer, tinatag nila ako, or every time meron akong kinokomenta na writer ako ganito, may magvouch sa akin sa ilalim, or may magsasabi na, yes, hire her, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos may mga, yun nga, yung nagtatag sa akin pag may naghahanap ng clients, or may nagre-refer sa akin, dahil inayos ko yung trabaho ko dun sa malandi. Hindi, joke lang. So, inayos ko. Oo. Kaya ako naging puntahan ng mga clients. Wow. Yes. Wala kasi ka kaya talaga sa mga adjectives ni Nizza. Writer talaga. Upo. So, sinta, kailangan. Ano? Aray! Hindi kasi ako writer. Ayan. Sige na, ikaw naman. Yung pinaka-irresistible. Yung mga pinaka-irresistible sa atin. Ay, wow! Hindi naman. Ano lang kasi yun eh. Nagsisimula talaga yung nurturing ko dun pa lang sa inquiry pa lang. Like, yung pagiging around mo, dun kung nasaan yung circle ng clients, kailangan dun ka rin pahalat-kalat. Uh-oh. And then, kailangan maging familiar sila sa'yo. Mm-hmm. So, saan ba ako magsisimula? Yung current kaysa na sarap client or mm-hmm from the start? Oh, yung current. Yung paano ka nagiging? Oo. Hindi, gusto mo na. Hindi, kapag mula 1-year-old ka, pwede. 10 a.m. lang. Hanggang 10 a.m. tayo, baka maubos ang marasak. Kasi nag-start yon. Siyempre, nung una, hindi pa ako irresistible kasi hindi pa ganun ka mabulak. Gusto talaga ng dalawang time paggamit ng 10 a.m. Siyempre. Minsan lang kasi wag kami pagiging. Ngayon lang tayo magtatopic ng ganito. Okay. Ano. So, ano, nung siyempre inayos ko muna yung profile ko, like dinagdagan ko ng mga relevant skills and experiences. Tapos of course, ng magandang feedback and magandang review from previous clients. Tapos siyempre yung mga invites, kusa na siyang dumarating. It's a very rare occasion na maghahanap ako ng client. Mostly talaga ng mga, majority ng nagiging client ko, mga 90 to 95% ay galing sa invites. Crush ng bayan. Crush ng bayan. From Upwork, yes. From Upwork, yes. OLJ, LinkedIn, minsan direct email, referral by other ano. So, paano siya nangyayari? Hindi ako sikat, hindi ako famous, wala akong YouTube channel, hindi wala ako pahalat-galat sa hindi siya Facebook. Oh. Pero webcam model siya. Pero webcam model ako. Wala akong mga masyadong ads. Yung website ko na 10,000 years na hindi na-update. Yung Facebook page ko na wala halos laman. Paano siya nangyayari? So, una, pag sa invite, make sure na responsive ka. Not for the sake of the score, halimbawa sa Upwork. Responsiveness. So. Hindi lang para sa score, kundi parang make them remember you. Mm-hmm. Kahit hindi ikaw yung kailangan nila, pakitunguhan mo pa rin sila ng maayos. Kahit hindi sila yung ideal client mo, make them feel loved. Communicate ka pa rin ng maayos. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Kasi pwedeng hindi sila yung may kailangan sa'yo, pero may kilala silang may kailangan sa'yo. Halimbawa, or mga kailangan sa'yo. Halimbawa, may na-receive akong invite. Tapos, hanggang sa
Usa kasi yung ghosting yan eh. Minsan, si client yung hindi nakakapag-respond or ako yung hindi ko nakikita agad yung message tapos hindi ko nasasagot agad. So, kunwari, walang nangyari dun sa application or hindi ako yung kailangan nila. Let's say, after a week or two, mag-message ulit ako. Wala akong dinidelete na conversation sa Upwork messaging app. Okay, mag-delete. Mag-message ulit ako. Sabihin ko, hi. Tapos, siyempre, before ako mag-message, titin ako may na-hire na ba siya or kung ilan ang ini-interview niya. Kapag ongoing pa rin yung interview niya at wala pang hired kineme doon, sabihin ko, hi, are you still needing someone to kineme boom boom, channeling? Tapos, pag hindi sumagot, after another 2 weeks, titignan ko ulit. Ngayon, pag may nakalagay ng hired, sabihin ko, I saw that you already hired someone and keme-keme, so magte-thank you ako, etchos-etchos, ganyan. Tapos, siguro mga couple of times na may bumalik na after a month or two na may na-hire na sila, nag-message ulit na, are you still available, keme-kineme? We're still looking for someone to be, you know, channeling, ganyan. So, yon yung return nung clients and yung pagiging familiar nila sa'yo. Kasi, kung hindi kanila naaalala, hindi kanila maaalalang balikan, maghahanap sila ulit ng iba at hindi ka na nila pag-aabalahang hanapin. Mm-mm. So, yung communication, kailangan from the start, maayos na. Sisimula mo sa maayos na profile para maging interesado sila hanggang sa maayos na communication. Kahit pa alam mo sa sarili mo na hindi ka mag-yes dun sa client. Kanina yung tumutunog. Marami sorry. Kang kompetensya. Sorry. Hindi sa akin. May static. Parang may static M. Mm-hmm. Kinanong ko yung hindi ko na sa... Ayun. Tapos pangalawa... Kapit-bahay lang yun, naiingayan. Pangalawa, sa mga emails, sa mga referrals, wala pa akong dinilat na contact. Isa-isa kasi... Isa. Mauubos mo na yung sasabihin namin. Hindi. Pero, start tayo sa simula. Totoo yung sinabi ni Rayan na kailangan profile pa lang maganda na. First impression. Totoo naman yun. So, doon tayo sa totoo. Makikipag-date pa kayo sa mga pangit. Gusto niyo ba ng pangit na jowa? Wala namang may gusto ng pangit na jowa. Eh. So, I mean, it starts with a very good, with setting a very good first impression. And ako, I'm living proof of that. Alam ni Rhea yan. Yung aking LinkedIn page talaga ang nagpapasok ng kayamanan. Wa payamanan ang nagpapasok ng karaketan sa akin. Nagpapasok ng 6 figurines. Sorry, 7. Shut up. Only 7. So, bakit? Bumili ko ng isa. Nagpagawa ko sarili kong figurine. Hindi, at may matatabang daliri sa screen. Yung daliri ko yun, gaga. Di, yung kay Nisa nagtatype sa keyboard. Ay, sorry naman na. Matatabang daliri. Nakakahiya na yung pagsigaw niya na matatabang daliri. Ano? Daling kinitan. No, I mean, alam ni Rhea to, like yung LinkedIn ko, and like Rhea, in my 4 years of freelancing, I have never looked for a client. Alam ni Rhea to, ako yung hinahanap. Pero I'm normally sought out by clients, either because of recommendations, searches. Sa LinkedIn kasi searches talaga. So, I made sure na yung LinkedIn account is optimized for searching. So, pag naghanap ng instructional designer or course creator, dumilitaw yung pangalan ko ng searches. Oh, so, yung ano, dagdag mo lang, singit ako. Dagdag mo yung tip na, yan na naman siya. Pag gumagawa ka ng LinkedIn description mo and yung LinkedIn title mo, iisipin mo yung yes. Most probable na isi-search ng ano, ng magse-search. Kasi hindi mo naman kailangan alam na alam yung buong ins and outs ng SEO eh. Basta kung ano lang yung sa tingin mo isi-search. So, kunwari, kunwari, writer. SEO specialist. Oo. Kung ano yung ita-type, kung ano yung, kunwaring ita-type nung ano, kunwari, finance writer, o kunwari, copywriter, ganun. So, kung ano yung sa tingin mong i-search nung client, ilagay mo siya sa description, sa title, at saka dun sa, parang, experience. So, pasok ng pasok ka ng keyword na pwedeng i-search nung client.
Para maging sociable ka. Ay, sociable. Aside from... searchable. Tapos aside from yung headings tsaka yung position, for LinkedIn, importante na you update your status. Na talagang nag-post ka ng status regularly. And yung status na pinapost sa LinkedIn po ay hindi katulad ng mga status na nilalagay sa Facebook. Wag mag-post ng travel vlog. Ang status sa LinkedIn ay medyo pinag-iisipan. It should be reflective of the industry that you want to work with, reflective of your expertise or at least opinions mo in the industry. So, para may organic content yung iyong page. So, kung nag-share ka ng mga memes or, for example, videos ang kung sino mang nagsasayaw ng tala dyan, hindi nyo siya pwedeng gawin sa LinkedIn. Remember that LinkedIn is a reflection of the kind of professional that you are. So, ang status mo sa LinkedIn ay pinag-iisipan. Okay. So, yung profiles, yon nabanggit na natin. Ako, LinkedIn talaga nag-work sa akin. Nizza, nabanggit na siguro natin ito dati, no? Yung mga dapat na nasa Upwork profile nila para searchable sila or irresistible sila sa clients. Quick review lang, nabanggit na natin ito dati, ano ba dapat meron doon? Ganun pa rin yung mga keywords saan? Na alam mong isa-search. Upwork profile. Oo. Upwork? Make sure yung pinakang title mo sa taas. Nanday ko malbaka, si Nizza yung tinatanong ko. Malbaka. Sige na, sige na, ikaw na. Ayan, kasi binibigyan ko na ng moment si Nizza para hindi yung text. Kasi may kachat ako, wait. Hindi, sige, yun din. Yung mga, yung sa tingin mong keywords na isa-search ng client. Tapos, ang tip ko is wag maglagay ng expert. Wag mong ilalagay na expert ka sa title mo. Yes, oo. So, ilagay mo yung, ayun, so ilagay mo yung keywords na isa-search nung client doon sa title mo, doon sa description mo, tapos make sure yung description mo is not, does not look like a resume. So, parang brief description lang yun kung ano yung i-expect nung client sa'yo. So, yun lang naman yung sa Upwork. And wag maglalagay ng personal. Yung normal na text natin na wag personal, wag yung sobrang maalaala mo kaya na sasabihin mo yung hirap ng buhay mo. Wag mo ikwento sa Upwork na ano, na description. So, be brief and precise all the time. So, ilagay mo dun yung ano yung kaya mong gawin, ano yung kaya mong ibigay sa client. Ayun. Ano yung availability mo, ganun. Okay, mga bagay na importante sa kanila. I think Rhea Nizza will agree with me, no? A good profile picture is also important. Yes. Yes. Yung maayos na profile picture, kaya nga si Rhea, nagpunta pa ng great image, nagpa-picture pa ng nakahalukip-kip na ganyan. Kala mo politiko na ganyan. Before ako na great image, sale kasi sabay yun eh, ng December. Great image, at saka David Salon. Magkatapat sila sa Robinson sa Tipolo. So, pagkagaling ko ng David Salon, direction, yes, of course. Kaya may kulot-kulutan eh, may doon. Hindi pa, o, tsaka kasi... Tapos sa picture. Ganon, kala mo, politiko, pa. Sa ano, sa yes. Upwork, kailangan sa ayusin nyo. Sa susunod na halalan, yes. Huwag kalilimutan, ganon. So, sa Upwork, kailangan ayusin nyo agad yung profile picture nyo kasi hindi basta-basta nakakapagpalit sa Upwork eh. Pag magpapalit ka ng profile pic sa Upwork, i-verify pa nila yan, tatawagan ka pa nila, may make sure nila na ikaw yung nagpapalit, ganon. So, hindi yan parang Facebook na mayat maya nagpapalit ka ng profile picture. So, make sure din na parang naka-align na rin sa brand mo. Na yung profile pic mo. So, yun. Like ako, like sa most pages ko, meron akong formal pic, pero meron din akong nilalagay para lang makita nila na I'm not the ordinary instructional designer. Yung picture natin isa, yung nakaganan ako para makikita nila yung tattoo ko, tapos yung neon green na hair ko. Dati, nung nagpakulay ako ng yan, neon green. Yan, sa picture nitong ano, lang, yung cover picture nitong DMM, yun yung gamit niya. Nalagay ko siya, parang branding din for me na I'm not your traditional instructional designer, I'm not your traditional learning and development practitioner. So, branding ko yon. So, very important pag-iisipan din natin yung picture kasi
again, ang treatment natin talaga dapat sa mga clients. Parang ano? They are visual people. Mm-mm. Kunwari, ako, client ako, tapos nag-stick sa akin yung green mong buhok. So, kahit na after a few months, pagka parang kailanganin ko ng freelancer, parang ano, parang maiisip ko, meron ako na ano dati yung green na buhok, ganyan-ganyan. So, madali siyang hanapin. Oh, sige, Rhea, ikaw na, pwede ka na mag-share. Ako sa sabisi. Kasi siya po, MMDA po ako ngayon. Doon sa pagiging webcam model mo. Sarap. Hindi. Hindi, nandun pa rin ba tayo sa profile? That's, yun ang ilang. Nandun pa rin tayo sa profile. How to build an irresistible profile. Ayun. Ang naging technique kasi. Siguro mo sa Facebook kasi meron ka sa Facebook eh, di ba? Hindi ako ganun ka-active eh. Sige, sa mga platform na lang siguro. Number one, make sure na sa lahat ng platform, consistent ka. Hindi pwedeng sa isang platform, isa kang webcam model, tapos sa kabilang platform, ikaw ay isang gymnast. Ganon. Hindi mo pwedeng magkakaiba. Kailangan, instinct sila, number one. Pwede. Anong plastic sa kabila? So, ganun na, anong klaseng profile picture yung gymnast? Kunwari lang. O, hindi, naka-ano ka, yung ganun-ganun. Oo, naka-split, mystica. Basta ganun. So, kailangan, number one, consistency. Number two, ang dami kong nakikitang, kasi ilang beses na ako inutusan ng client na mag-hire eh. Ang dami kong nakikitang profile na naka-paragraph yung mga description nila ng yung kasi 'di ba ang haba nung ng parang space or ng field para sa description mo halimbawa sa Upwork kahit sa oil ang mahaba eh pag ganun kahaba nagiging nobela yung ginagawa ng iba. Oo. Wag po, hindi po si Ate Charo ang sinusulatan natin. I suggest lang naman. Kasi nakita ko to sa akin na effective eh. Before, hindi binabasa ng client yung profile ko eh. Ino-offeran ako ng mga job na wala naman sa listahan ng mga skill sets ko. So, ang ginawa ko siya parang bullet points. Uh-oh. Parang naka-bullet siya or naka-enumerate. Pero wag lang, wag din puro bullets. Check. Check, ganun. Tapos, as property manager, check, kineme, ganun. So, para mas madali nilang makikita yung hinahanap nila. Kasi oo, pero, pag nakaparagraph yun, tatama rin silang magbasa. Yes, oo. Pero wag naman bullet lang agad-agad. Introduce nyo pa rin sa umpisa, 1-2 lines sa taas. May short introduction. Mm-hmm. Tapos, halimbawa, I have been working as kineme boom boom channeling. Tapos, enumerate nyo sa baba yung very short description lang. Yeah. Oo, nung, halimbawa, ng mga roles, naging roles nyo, very short description, hindi yung, I was able to kineme yung, basta, alam niyo na yun, feeling ko gets niyo na yun, na, ano lang, short phrases lang, first skill, yung important keywords. Gaga ka, hindi ko mabuga yung kape ko sa'yo. Basta yung important keywords lang. Oo, alam, gets na nila yon na maikli lang yung short description ng kada role, halimbawa. Tapos mga short phrases lang, mm-hmm. mga 3-5 words na phrase lang, ganon. Mm-hmm. Hindi yung sobrang haba kasi, unang-una, nakakatamad basahin. Pangalawa, wala na silang itatanong sa'yo kasi binasa na nila lahat kung nagbasa sila. So, parang give them something na pwede pang kalkalin sa inyo. Bigyan nyo lang sila ng parang, kumbaga sa ano, patikim, ng short introduction para mayroon pa silang itatanong sa inyo tungkol doon. Halimbawa, nilalagay ko. Natawa talaga ako sa wording mo ngayon, ha? Para mayroon pang kalkalin sa inyo. Tapos ito mo lang din ang patikim. Pag webcam model talaga. Hindi. Halimbawa, sasabihin ko. Dahil ba-Valentine's na sa Jeremy's, kaya ganito ang language natin. Tingnan mo. Tingnan mo, may basher na tayo. May angry emoticon dyan. May nagagalit sa post natin. Hindi nga, ganun nga yung ginagawa ko. Tapos wala na ako ibang maisip na word.
for the lack of better word, yun na yun. Yun kasi laman ng utak ko, okay na. Halimbawa, lalagay ko, transaction coordinator ako, tapos dash, tapos parang handling files from contract to close. So, tatanungin sa akin ngayon ni client, how do you handle ano the transaction from contract to close? Eh, di ko kwento ko sa kanyang step by step. Ayun, at least, marami pa rin akong sasabihin. So, yung conversation namin, mas ano, mas masaya. Paano ba yun? Mas ano, mas marami kami pag-uusapan. Ayun, hindi yung parang tagay lang na abutan ganyan. Mas may masayang kwentuhan. So, lasinggera. Hindi po. Hindi na po tayo lasinggera. Tapos, so, yun yung sa profile. So, number one, consistency. And then number two, short pero complete. Tapos, maayos na maayos na profile picture. Brief and precise. Correct. Very important yung naka-ano. Kasi, yung second naman is, okay, nakuha na natin si kliyente. So, paano na natin siya in-nurture so that tayo yung maging top of mind niya? Ako, importante talaga sa akin yung sinulat sa profile kasi dito mo malalaman kung honest ba yung profile. Eh. Is, kung yung sinulat ba sa profile ay kaya mong gawin. Mm. So, honesty really matters. Mm-hmm. Hindi lang yung magsusulat ka lang ng pa-impress pero dapat totoo siya at kaya mong pangatawanan. Kasi, to me, step one of nurturing a client is being able to provide kung ano yung napag-usapan. So, kung ano yung nakita niya sa profile mo, dapat nakikita niya. And, yun, kumbaga, parang yun nga, parati ko sinasabi, under-promise, over-deliver. So, ano yung sinabi mo sa profile mo, under-promise. Pero pagka, ano na, pagka oras na ng trabaho, ano ka pala, song and dance. So, doon talaga, top of mind ka talaga lalabas. Mm-hmm. So, may sisimula ka naman na talaga siyang ako talaga, sure. Ano, walk the talk. Hindi, sorry, nagsingit ako. So, nagsingit muna ako dun sa nurture. Ang nurturing steps. Oo, ang pinaniniwalaan ko talaga kasi. ang pinaka-pinaniniwalaan ko dito is walk the talk. So, dapat, parang i-aim mo na mapunta dun sa radar ng client. Yung everyday lumalabas ka sa feed niya. Hindi naman everyday. Or kunwari kung sa group, kailangan kasi alamin mo kung sino yung client na gusto mo and kung saan siya matatagpuan. Like for example, last 2 to 3 years, nakafocus ako sa Filipino website owners. So wala silang LinkedIn. Hindi ako naglalagay sa LinkedIn. Doon ako sa Facebook groups nila. So if magta-target ako ng client na most likely nasa LinkedIn, doon ako maglalagay sa LinkedIn. So hindi pwedeng pipiliin mo kung saan ka active tas wala naman doon yung clients mo. So kailangan doon ka doon sa kung nasan yung clients, tapos hindi ka magpapapansin, hindi ka magpipitch, makikihalubilo ka doon sa mga comments. Like for example, may nagtatanong ng ganito, tapos alam mo, sagutin mo. Kung di mo alam, i-google mo, sagutin mo. Para lang to keep the conversation going and to keep you in the feed of the client. So for example, ako, matagal na ako, mga months na ako naglalagay doon sa group. Tapos biglang may nag-post nung parang, oh, sabi nung ano, fake news daw to. Tapos nakita ko dun yung past client ko, dun yung website nung past client ko. Di ako, di nag-comment ako, sabi ko, dati ako writer ng Trend Titan, ganyan-ganyan. Tapos, I can assure na hindi fake news yan dahil nagbabase lang din naman kami sa news ng ABS-CBN at ng mga GMA na sinasabi niyong hindi fake news. So, how can we be fake news? So, ganun-ganun. So, sinabi ko na writer ako. Tapos, after nun, dahil lagi na nila ako nakikita, may trust na sila. May mga nag-PM na sa akin na, magkano yung rate mo dati kay Tantantan? Ganun. So, after nun, nung nagkaroon ako ng client, nagiging active pa rin ako, hanggang sa tinatag ka na nila. Pag kunwari, tatag ka na nila nung kapag may naghahanap ng writers, ganun. So, ang pinaka-target mo is maging present ka doon sa circle ng clients mo. Tapos, once na nakilala ka nila, dapat yung profile na lalapagan nila pagka na-curious sila sa'yo, maayos. And, totoo na kaya mong gawin. So, yun. Yun yung nurture ko na parang kailangan nandun ka sa radar ni client. And alam mo kung nasan sila. Paano ka? Nurture na current client.
like open yung current na. Iba pala yung sagot ko na ako. Sige, go. Ah, dun sa hired na. Hired na. Paano mas simulan? During hiring process. Ang tagal nung lag ni Madam. Hindi, kasi may hard ka na. Nisa kasi, existing na siya. O, sige, ganito. So, kwento ko na kanina yung konti ng during the, ano pa lang, negotiation process. So, kapag, ano na, kapag yung nandito na sa parang onboarding part, yung magsa-start na ako, I make sure na I'm on top of everything. Na hindi naman nag-overdo or nag-overshadow kay client. Para lang alam niya na alam mo yung ginagawa mo, na in control ka sa profession mo and well-versed ka kasi alam mo yung gagawin mo kahit hindi kanya bigyan ng instructions. Ako na yung magpo-proactive na mag-ano sa kanya na, okay, bigay mo na sa akin yung mga lagi sa kailangan ko so I can start and then let me know what you need and blah, blah, blah. Tapos, during the term, of course, yung online presence, importante yun. Lalo na kapag hourly ka, during those hours na expected niya na nandun ka or na nabayad ka, make sure na responsive ka. Focus ka talaga. Tapos, focus ka and make sure responsive ka. Make sure lagi ka online dito, tulog-tulog ka sa pansitan. Mm-hmm. Or hindi ka nagsisaysbo. Pangatlo is, aside from the task that that are currently assigned to you, go beyond that. Pag-aralan mo yung business, tingnan mo kung ano pa yung sang part pa yung may tutulong ka. That's how they will remember you eh. Hindi lang dahil, oh, ito yung pinagawa niya, natapos mo, okay na. Mm-mm, but mm-mm. If you were able to contribute something more na hindi niya alam na kaya mo pala and then na-discover niya na kaya mo and nagawa mo and malaki yung naitulong mo, naiambag mo dun sa progress nung team niya or ng business niya, it's something na hindi nila makakalimutan talaga ever. I mean, kahit pa magkahiwalay na kayo ng landas due to business business decision or business differences, hindi, nandyan pa rin sila. Ano mo yun? Until now, hanggang ngayon, may communication pa rin ako sa very first client ko. Mm-hmm. We're still saying hi, said hello from time to time. Mm-hmm. Tapos, yung mga current clients ko, yung relationship is more than professional, but not too personal. Alam mo yung, may alam sila sa nangyayari sa akin, but not too much. Pero hindi TMI. Mm-hmm. Tapos supportive sila. Supportive sila sa halimbawa katulad ako, may mga moment na kailangan kong magmukmuk sa bundok. Very supportive sila pag sinabi kong, "Meron ba tayong ano urgent this weekend na gagawin this Friday?" Wala naman, bakit? Kasi mamumundok na naman ako. "Go, go," sabihin niya, "enjoy, keme." Supportive sila kasi hindi lang yung work mo yung alam nila tungkol sa iyo. Yung alam din nila yung passion mo, nagiging supportive sila kasi somehow nagkakaroon din sila ng attachment kasi meron silang few personal things na alam sa'yo. But again, not too much. Pero, yung patikuloy ng panting suot mo, eh, ikukwento mo pa. Hindi ganun ka, ano, ka-personal. Pero I think I would have to agree. I would have to slightly... I think we have to parang clear that out, no? Yung pagiging personal, ako I always believe na bago ka dumating doon sa level ng pagiging personal, kailangan patunayan mo muna yung worth mo as a professional. Mm-mm. Ganun, oo. Kailangan, bago ka umabot doon sa pagiging personal, yung katulad doon sa ating tatlo, yung alam na natin yung mga buhay ng mga kliyente natin, nagkwentuhan na tayo ng mga personal na bagay, ako I would always say, bago kayo umabot doon sa personal relationship, oo, kailangan mo na patunayan yung sarili nyo doon sa or professional hindi natin maaabot yon kung hindi tayo naging maayos na professional sa kanila. So, hindi po pwede yung, ikikwento ko lang ha, wala tayong sasabihin kung sino. Pero remember ni sa Rhea yung sa isang freelancing group, yung nag-joke siya
about yung sa pagbibiro niya para magparinig, kumuha ng bonus. Mm-hmm. Ah, yeah, yeah. Mm-hmm. Yung mga ganun biro, siguro maitatawid mo kung talagang you're at a level na personal na kayo, yung nagjo-joke na kayo sa isa't isa. Pero kung hindi mo pang napapatunayan yung professional worth mo, to build that first professional relationship, wala kang kay na mag-joke ng ganun. Mm-hmm. Kaya I always say, humor is a very dangerous thing. It is a double-edged sword. Lalo na kung ikaw mismo alam mong hindi ka nakakatawa. like ako, alam ni Rhea, nagtatawid ko yung mga panlalait ko sa kanila. Kasi ako, I know, I have the gift of humor. Pero kung hindi ka nakakatawa, tingin-tingin lang mo yung kado joke na yan kasi it's going to put you in a bad light eh. You have to be at a very good professional relationship para yung mga partinig na joke, yung mga kung ano-ano na client, doon yung bonus, charot-charot, para yun gumana, you have to be at a certain personal relationship. May isisingit lang ako na, sorry, madam, makakalimutan ko. Thank you for specifying yun, Jeffa. Hindi ko masyadong naano, pero you're right. You have to build the professional ano muna before you jump, bago ka tumawid sa kabila ng personal relationship. I mean, bakit? Hindi personal relationship na jojowain mo si client, ha? I mean, kailangan ka-establish mo muna. Diba? Pero, I mean, iayusin nyo muna yung pagiging maayos sa katrabaho bago inuwaan sa katrabaho. Iaano ko lang, may emphasize lang ako. Kasi kailangan natin i-emphasize yung peer pressure sa freelancing. Kasi yung mga ibang freelancing groups, nagpipaint sila ng wrong impression. Like for example, itong freelancer na to, close na sila ng client, tas nag-post ng ganito. Yung mga ibang freelancer, kahit 2 months pa lang sila, akala nila meron na silang okay K. O meron na silang K maganito. So sa clients natin, sarili-sariling path tayo, sarili-sariling journey tayo sa clients. Hindi pwedeng yung nag-work sa iba, nakita mo lang na may bonus yung iba, gusto mo ikaw din. So ibe-base mo pa rin yan sa sarili mo kung ano ba, may nadagdag ka bang value dun sa business ng client. Kasi kung wala kang K kumuha ng bonus. Kahit na ilang taong ka nang nagtatrabaho. Oo. Oo. Kasi lalo kang magiging in a bad light doon sa client dahil sasabihin niya parang hindi naman nakakatulong to, naghihingi pa ng bonus. So, 'di ba? So, yeah, you first have to make sure na nakakatulong ka. 'Yun ang unang-unang-una. Tapos yung personal relationship niyo ng client niyo, it will come kapag laging trusted ka na ng client. Kasi ako yung client ko, 'di ba, yung kinikwento ko? Oo. Oo, yung trust. Yung kaya ma-build mo na si yes, trust. Yes, oo. Yung kinikwento ko na hanggang nung bandang huli, pati payroll niya at saka yung mga pinibigay niya ng allowance sa mga anak niya, pinabigay na niya sa akin dahil na-earn ko yung trust niya. Ayun, so. And nakukuha yung trust na yun kapag maayos kang magtrabaho. Mm-mm. And it all start kung ano yung sinulat mo sa profile mo. Yes, and oo. Diba? Tapos, kasi kung sa profile pa lang sinungaling ka na, paano mo ma-earn yung trust na yun? Doon siya papasok yung ano. Eh. Parang mula sa profile, mula sa picture na ipapalag mo dyan, doon pa lang makikita yung professionalism mo. Eh. Mula sa presence mo. Ano to eh? Professional profile to. So dapat yung picture mo palang professional na ang datingan. Hindi yung halatang-halatang nag-nyelpi kang ganyan. Wait, kasi, or okay, naka-baiting suit, naka-crop. Ito kasi papasok yung pinipreach ng ibang tao na yung freelancing is work anywhere, anytime. Yung parang kahit nagigising mo pa lang, di ka nagtitinga, yung damit mo gula-gulanit, pwede ka magtrabaho. Nakakalimutan ng ibang freelancers na yes, we work anywhere, we can also work anytime, but we are still asked to be professional. Mm-mm. Yes. Hindi naman kasi ibig sabihin na professional eh naka-coat and tie ka. Mm-mm. Ang sinasabi natin why professional na, is yung... Yeah, may sinasabi si Nizza, Rhea. May sinasabi si Nizza, saglit lang. Rhea, ano yung sinasabi mo? Hindi ko naririnig. Hindi yata ako naririnig ni Madam eh. So, ano, yung... Oo, yung pag kasi... Chubby-chubby ka eh. Pag sinabi kasing professional... Chubby ka daw, chubby. Ay, oh, hindi. Mas malaki pa ako sa chubby. Hindi. Yan, so... pag sinabi kasing professional, hindi naman yan kailangan na naka-coat and tie ka, hindi naman kailangan na naka-formal attire ka. Ang sinasabing professional is yung professional kang katrabaho. Pag sinabi mo
ipapasa mo sa ganitong araw, ipapasa mo talaga. Wala yung sobrang rason ka ng rason dahil nasa bahay ka at maraming distraction. So, once nag-commit ka, you have to see to it na i-honor mo yung commitment mo. Yun. So, be professional. Earn mo yung trust. I mean, totoo yung sinabi mo, but ako, I will always dagdag lang na parang I will always assume that all people are visual. So, kung ano yung makikita nila sa profile picture mo is always, again, a reflection of yourself. Yeah, like, oo. Yung trabaho na, ano. So, parang, they would always assume na hindi ako trainer or hindi ako magaling na trainer kasi pang creative yung itsura ko. But, I would always prove them wrong with the quality of work. So, parang it just works hand in hand. So, hindi naman namin sinasabing na gayahin niyo si Rhea na magpapulot kayo. Hindi naman namin, walang ganong ipinag-uusapan. Ang sinasabi ko lang, kailangan maayos ka lang tignan, kailangan, I don't know if the lack of a right term yung, kailangan ka respeto kang tignan. Something trustworthy to look at. Sa akin, importante yun, when I look for a freelance. Basta yung maayos. Wag yung kinrap mo from beach picture, ganun. Ayun. Basta ka respeto yung itsura. Yung kinap sa 3R, yung pinutol lang yung ulo, tapos makita mo rin, kamay-kamay dito, kasi kinap sa 3R. Eh. And yung ano, yung mga, kunwari, yung mga pa-digital nomad, yung mga nasa bundok or nasa beach, pwede yun, pero parang pangatawanan mo na yun yung branding mo, hindi lang porket gusto mong makita as ganon. So, kailangan pangatawanan mo na yun yung branding mo if yun yung gagamitin mo profile pic. Pero, as much as possible, sa Upwork, kailangan kita yung mukha mo. Wag yung far na. Kailangan talaga nila yun. Yes, oo. Mukha talaga. More so sa LinkedIn. Yes, oo. Kailangan talaga nakikita yung mukha. Tapos, respectable yung itsura mo. Mm-mm. Ako kasi, I go for LinkedIn kasi ang mga kliyente ko ay corporations. Eh. Yes, oo. Doon talaga yung pupunta mo. Big companies ang kliyente ko. So, doon talaga ako naglalagay. The picture has to be very respectable. Pero when you look at the picture, hindi pa colored yung buhok mo doon. Tapos, yung naka-polo shirt lang ako. Pero it works. I mean, diba? Respectable pa din. Hindi ako nakabukay. Hindi ako nakalektay. So, to me talaga, at kawing-kawing yan eh, yung nurturing. So, ito, question. So, let's say umabot ka na sa personal relationship with a client. Ano yung mga dapat pag-ingat ng mga freelancers para hindi masira yun? Being too complacent. Being too complacent. Sorry. Yung wag masyado maging complacent. Close na kami. Okay lang, hindi ako pumasok mamaya. Or, close na kami. Okay lang, kahit hindi ko tapusin to, sasabihin ko na lang, hindi ko natapos kasi yung anak ko ganito, ganito. So, kasi, dapat yung adjustments mong ganun, make sure na hindi maapektuhan yung business niya. Kasi once naapektuhan yung business niya, kahit na ang galing-galing mo and close kayo, maghahanap yan ng taong mas makakatulong. Oo. So, wag maging complacent, wag maging masyadong kampante. Parang relasyon lang yan. Everyday may effort pa rin. Hindi pwedeng, yun. Hindi pwedeng wala. Mm-mm. Oh, nawala si nawala Jess. Siya. Sige, ikaw na madam. Nagalit, nag-walk out. Ano nga, yung tanong? Ayun yung huwag kalilimutan. Sorry, hindi kasi si Kuya LinkedIn. And ako talaga. It's not chat. Ayun, bumalik na siya. Okay. Nawala ka kanina, Jess. Nawala siya ulit. Oh, sige, ikaw na. Connecting video. Tapos sa bot. Nagsasalita siya. Ayan, okay na ba ako? Okay na ako? Yes. Ayan, okay ka na. Andiyan ka na ulit. Andiyan na ulit ako. Oo. So, next week, ayusin natin yung angulo ulit. Next week, ayusin ko yung angulo natin. Sige. Ayan. Sige, madam, ikaw na muna magsalita habang inaayos niya. Ayun. Sinabi mo kanina, di ba, huwag magpaka-complacent. Huwag din masyadong confident. Always, parang... Ito naman yun eh. Oo. Kasi confident ka na, kaya ka-complacent. And, kahit super close na kayo ni client, still set boundaries. Boundaries, oo. Don't be too personal.
lalo na sa side mo na parang lahat na lang ng pati masakit na kalingkingan eh idadaing mo kay client kasi mag, alam mo yun, tunog whiner ka na. Uh-oh. Of course, you still have to keep things for yourself. Basta, wag kang sa sobrang wag kang masyadong personal. Yun, na pati mag-aaway niyo ng asawa mo, eh, ikukwento mo pa, mga ganyan. Correct yan. Parang don't cross the line. And mm-mm. Yun nga sabi ko nga kanina nung sinasabihan yung internet ko. Basta ang measure ko talaga is if you're too comfortable, it's a very dangerous place. Comfortable is a dangerous place. Pagka masyado ka ng kampante, komportable, dapat may gawin ka to shake things up. Kasi baka magulat ka na lang isang araw sabihin sa'yo, tapos na ang relasyon natin. Kahanap na ako ng iba. Dahil sobrang kasi sa sobrang komportable mo rin, hindi mo mapapansin kung may napapabayaan ka na eh. Correct. Mm-mm. So, yun, we have to be mindful every day. Dapat may effort ka pa rin. Hindi pwedeng close na kayo. Yung tamang term eh. It has to be mindful. Oo. Dapat every day may effort at hindi pwedeng maging kampante na napapabayaan mo na siya. So, yun. I think yun. Gawin, meron ka bang naiisip na parang dapat iwasan ng mga freelancers para hindi mawala yung relationship na yun? Don't be too nosy. Sa mga don't be too nosy, especially yeah, kapag mayroon kayo. Hindi lang yung boundaries dun sa what I mean with being nosy is hindi lang yung bound yung sa between sa'yo at saka kay client eh. Kasama ng iba pang member ng team or ng you know mga katrabaho niyo pang iba. I mean, 'di ba ang dami nating nababasa sa mga freelancing groups na nagre-report na yung katrabaho niya ganito, hindi niya pinusumbong niya ba sa client niya o hindi. Parang alamin mo kung hanggang saan ka lang dapat makialam at kung hanggang saan hindi. Unless nakaka-apekto na talaga unless dun sa ano. Yes, oo, nakaka-apekto na siya sa business. Talagang kailangan, hindi na question 'yun kung isusumbong mo ba o hindi. So oh, kasi yung bottom line goes to integrity eh. So, kasi mo. Kasi magandang ka rin dun eh. Oo. Pero to yun, don't be too nosy. Kunyari, naiingit ka lang o naiirita ka lang tapos sisiraan mo kay client. Oh, maraming ganyan eh. Yung mga insecure na baka agawan siya ng trabaho. So, correct. For me kasi dapat ganyan. Filipino kayo dapat yung nagtutulungan eh. Correct. May kilala akong ganyan. May nag yung kakilala ko, meron siyang siya yung kauna-unahang VA ng client. Mm. Bali yung client, sa akin unang lumapit tapos ni-refer ko tong isang person na to. Mm. Tapos siya yung naging kauna-unahang VA ng client. Mm. Kasi parang referral ng referral ng referral yung client. So, parang may kakilala kong yung dating client, tapos ni-refer sa kanya, tapos ni-refer din niya dun sa isa, tapos yung pangatlong referral, yun yung kumontak sa akin, at nagpapatulog siya maghanap ng ganitong VA, eme. So, may ni-refer akong isang tao, so siya yung kauna-unahang client, ay kauna-unahang VA ni client. Tapos, parang after a while, nagkaroon ng panibagong mga VAs na parang isang team sila. So, itong si kakapasok na team, na parang yung team leader nila is, ang nag-squeal kasi, yung mga tao niya din lang, na parang, ang tingin dito sa first VA, eh parang, competition and threatening. So, huwag kayo dyan, huwag kayo papatalo dyan. Parang, hello, pare-pareho kayong Pilipino, anong problema nyo? Bakit kailangan may ganun? Eh, unang-una, magkakaiba naman sila ng ginagawa, magkakaiba sila ng role, diba? Parang, nakaka... Meaning si static. Static? Oo. Ayan, wala na. Ayan. Wala na. Ano yan, yung mga kalaban. Episode 33 so, na tayo, nasasabot tayo pa rin tayo. To nurture the client, make sure na balance yung professional and personal relationship nyo. Mm-hmm. Don't overdo kahit alin sa dalawa. Kailangan mm-hmm. balance lang and set boundaries. Yun lang yung
And of course, yung integrity na lagi nating pinipreach, huwag kakalimutan, doon naman lahat nagbo-boil down yun eh. Yung integrity mo and yung work ethics mo. But still, balance mo lang pareho yung personal and professional relationship mo with the client. Ayan, magka-final word na tayo. May saying ka ba? Wala pa naman, pero may mga idadagdag pa ako. Hindi, may idadagdag pa ako sa nurturing. So, nandun na tayo, di ba, sa part na, ano na natin si client, na parang client na natin siya and we've already built relationship with the client. Ngayon, papasok pa rin yung nurturing kahit sa mga past clients and sa mga hindi mo naging clients. I never deleted any contact of my previous clients kahit na hindi naging masyadong maganda yung paghihiwalay namin or what. From time to time, parang in a way, it's still a marketing strategy siguro. Yung parang ginagawa ng mga realtors sa mga drip campaign, eme, na pag halimbawa, Thanksgiving, sisend ako ng email, Happy Thanksgiving. Simple Happy Thanksgiving lang, wala namang achuchuchong madramang message. Sa Happy Thanksgiving lang to you and to your family. Tapos isang image na may turkey, charot. Mga ganun lang. See, kahit simple message lang, at least, parang yung communication, nandun pa rin. So, hindi man sila yung mga ilangan sa'yo, again, may pwede ka nilang i-refer dahil naaalala ka pa rin nila and naaalala pa rin nila kung paano ka nagtrabaho sa kanila. So, hindi ka man nila nakailangan, pwede ka nilang i-refer sa alam nila na pwede mga ilangan sa'yo. Mm-hmm. Never lose contact. Lagi na sinasabi namin, lagi ni Isa before pa na never burn bridges kasi ano lang yun eh, it's a small world. Pinaliit na ng internet ang world natin. So, every contact, every interaction that you had with the clients, previous man, current, or kahit hanggang sa interview process lang kayo, still keep contacts. Kasi, first-hand experience ko yan na kahit bumabalik talaga, as in bumabalik lang sila, and andyan lang sila sa paligid. Hindi man sila yung mag-hire ulit sa akin, friend nila, friend ng friend nila, ganyan. So, hindi na ako naghahanap ng client. Katulad ngayon, habang kausap ko, may kachat ako, si Mr. LinkedIn. Wapo ba yan? Hindi ko pa nakikita yung face. Kasi ang profile picture niya ay flag ng Amerika. Ay, sayang. So, hindi mo alam kung mas hindi masarap. Hindi ko pa siya na-stalk. Hindi mo alam kung mas masarap yan kay Islarap. Ay, hindi ko pagpapalit yun. Love na love ako noon. Yun yung talagang na-build na namin yung relationship. Nakausap ko na nanay niya, jowa niya, pati developer niya, lahat na yata. Nakausap ko na lahat ng may connection sa kanya. Hindi sa kasal, Ninang. Ninang sa kasal. Hindi, tsaka yung alam mong, yung ma-share ko lang kung kasi sobrang natutuwa ako, kaya gusto kong i-share na. Yung sobra yung appreciation niya sa mga simple things na ginagawa ko. Tapos, syempre, ang tagal ko na kasing ginagamit yung software na Buildium. Tapos siya, kakaput up niya pa lang ng property management company niya. So, yung alam mo kung paano siya magsalita ng, alam ba, mag-i-email siya or tatawag siya, parang magte-text yun na, can I call you, can you call me once you're, ano, whenever you can? So, ako naman, isip ako, may ginawa ba ako mali? May kasalanan ba ako? So, tawag ako. Tapos yung pala, may i-consult lang siya na, ang bungad niya lagi, I know you're ano, an expert on this. You've been doing this. Parang, mas magaling ka sa akin, mas marami kang alam. So, kailangan ko ng input mo, kailangan ko ng MMO, ganyan. Nakakatuwa lang, kasi parang, siya yung realtor. Tapos ako yung tinatanong niya. Kilig siya. Okay. Oh, sige. Si Jeff na, ano? hindi ako kinikilig dahil crush ko si Erwin. Kinikilig ako sa in work sense. Oo, in a professional sense. Kasi, yung feeling na appreciated. Pero guwapo po yan, mga kapatid. Nakarap po yung client na yun. Ano na lang yun? Bonus na lang yun. Charot. Yon, bonus na lang yun. Masarap po yung client. Kaya importante ang maayos na profile kasi hindi kami dumaan sa interview process. Offer siya agad ng dahilan sa profile. At wala nang tanong-tanong ng rate ko. Kaya nakalagay na rate sa profile ko, yun na, wala nang bidding na naganap. Kaya importante ang maayos na profile. Nakuha sa kulot-kulot. And I thank you. Dapat i-post ko sa dulo. Susunod na lecture.
Wag mo kalimutan. Secretary. Ganon. Ganyan. Ganyan. Yung mga ganyan. Kaya makapagpapus ka ng mga ganyan, ganyan. No, ano, kulot-kulot. Ay, baguhin mo naman. Dapat sa'yo mga ganyan naman. Mga paganyan. Kabwisip. Ayoko nakakairita ang tangin. Ayun. Paganyan. May mga nakikita ko ganyan eh. Makakairita. Ako siguro ay, ganyan, final no? word ko, malamang final word na natin to. Ako yung final word ko siguro, number one, never lose your sense of professionalism. Hindi ibig sabihin wala na tayo sa opisina, hindi na tayo professional. And it doesn't have to be yung the way we look. We just need to be, to get the respect and trust of people. And it always starts with how they see us. So, ayusin lang natin. We take pictures that are respectable. We put headlines and words and other things that would make us earn their trust. And yun nga, bago tayo maging personal, kailangan lang muna natin patunayan yung ating professional worth. Sa inyo na nagsisimula kung yung sinulat natin ay kaya natin pangatawanan. As I always say, under-promise but over-deliver. Huwag niyong bonggahan sa sulat. Sulat niyo yung pinaka-base skill set niyo. Tapos pag nagtrabaho na kayo, doon nyo silang pasikatan. Doon nyo pakita na mas marami pa pala kayong kayang gawin. Under-promise but over-deliver. And then once na-establish na yung professional trust niyo and relationship, then you can go a little bit personal. And as we always say, hindi siya pinipilit. It comes naturally. Kasi the more na ipilit nyo siya, hindi siya mangyayari. Also, lastly, never be comfortable. Comfortable is a dangerous place. Complacency will let you lose your built relationship with the client. Always be on your toes. Always deliver what was expected and what was promised. And you just have a genuine concern for the client and the client's business. And magtatagal yung relationship niyo, like the three of us. Ayun naman. So, yung sa akin lang sinabi yung mo na lahat eh. Hindi, yung sa akin lang is syempre yung topic natin is how to nurture client, 'di ba? So, ako from the start, so, simulan natin with alamin mo kung sino yung client na gusto mong i-nurture. Kasi baka mamaya feeling mo nurture ka na nurture dito sa LinkedIn, eh wala pala sa LinkedIn yung mga clients mo, di ba? So, baliwala. So, start tayo dun sa kung nasaan yung client mo, tapos dun ka mag-nurture. Tapos, hindi kailangan na pakitang tao ka. Parang dun ka lang sa radar ng clients. Tapos, make sure lang na yung lalapagan nilang profile mo is maayos once na nandun ka na sa profile, ay sa radar nila. Tapos once you pitch na papayag na sila, gawin mo nang maayos yung trabaho mo para after that, i-refer ka nila or magbigging return clients sila. Tapos, yon. Tapos nurture mo yung relationship nyo. Alagaan mo yung relationship nyo kahit hindi na kayo, wala na kayong active contract. Pero kung naabot niyo yung personal level ng friendship, i-nurture mo yon, wag mong kalimutang kamustahin yung client, ganun, hindi naman sa naghihingi ka ng job, pero yung ano lang, check-in lang, kasi baka mamaya may kakilala siya na gusto i-refer ka, ganun. So, ultimately, ang goal mo is hindi ka na actively looking for jobs, dadating yung job sa'yo through referrals or through your profile. So, yun. Nabanggit kasi natin siya pero very very konti lang. Pero napaka-common ito na nakikita ko sa mga freelancing groups. Please lang po, huwag po tayo lagi magpipity party. Huwag po nating hinahire ka dahil, alam mo yun, hinahire ka or kinikip ka dahil lang naawa sa'yo, hindi dahil magaling ka or hindi dahil nakakatulong ka. Kasi eventually, maano din yun eh, matatapos din yun. So, huwag tayong, kahit pa alam natin, sarili natin nakakaawa yung sitwasyon natin ng bongga, please huwag natin siyang gamitin against the client para lang matatrap siya or parang emotional blackmail. Kukonsensyahin mo si client na kailangan ko po ng trabaho, I'm a single mom, kailangan kong buhayin yung anak ko, eme.
hindi natin na-undermine yung sitwasyon mo, pero kailangan mo naman ng trabaho eh. Isa na inayos mo. Huwag mong gamitin yon para lang makuha yung job or makuha yung love ng client kasi mag-fade din yun. Ayun lang. Tsaka yun nga, di ba? Kailangan nila yung trabaho. So dapat, from the start, inayos na nila yung trabaho nila. So yun po mga kapatid, yun po ang ating topic for tonight. Ano tinitingiting mo dyan, Nisa? May mga tanong ba? Hindi, wala, wala. Wala. Walang wala sila. Walang mga violent inantok na yata. O hindi, may isang violent reaction. May may angry reaction. Tingnan mo, may isa. Nagalit sa atin. Saan? Sorry po. Na meron. Sorry po kung nagalit kayo. Oo, pasensya na. Pero next week, babalik kami with hello, the new topic. Si Juvet na aking friend. Kay Nicole, kala mo ikaw lang ang may friend na hakot, Nisa, ha? Grabe! Kay Christina, kay Jess, kay Scarlett. Hello sa inyo. Dami mong friends. Yes. O, diba? Mm-mm. Ayan. So, next week, announce namin ulit yung topic natin. Kung may gusto ko yung topic. Next week, normal na po kami. Ganito. Paling-paling. Nawala si Nisa sa screen, no? Mag-walk out ka, nawala ka sa screen. Yung buhok ko, sinisingit ko nga yung buhok ko. Baka makita. Oh. Oh. With the special participation of Nisa's hair. Oh, ayun. So, see you again next week. Oo. So yun, see you. Thank you, bye-bye. Ano ba ang babay natin ngayon ah? Oo nga. O sige na, babay niya. Paalam, gano'n? Oo, paalam! Okay, bye-bye. Kausapin ko na nga to si Oo, sige, good luck, bye-bye. Sige, bye-bye. Good night sa mga matutulog na. Good night.